So, what is up mga sir? Welcome back sa ating Munting Channel. So, panibagong araw na naman, nahiwala tayong trabaho mga sir, kaya gagawa ulit tayo ng panibagong video. So, sa video na ito mga sir, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang anti-carnap device or kill switch sa murang halaga. So, sa ating anti-carnap device mga sir, gagamit tayo ng switch na ito sa halagang 15 pesos lang mga sir. So, kapag naka-off to mga sir, kahit susian pa natin ang motor natin, hindi siya aandar. So, kung gusto mong malaman kung paano siya gagawin mga sir, siguraduhin mong tatapusin mo ang video na to at huwag kalimutang mag-subscribe at hit nyo na rin yung notification bell mga sir para updated kayo sa mga video na i-upload pa natin tungkol kay Eurosport R125. So, bago natin simulan mga sir, papasukin muna natin ang ating maikling intro. So kung napapansin nyo mga sir, tinatanggalan na natin ng cover ang ating Eurosport R125. So mga kakailanganin nating mga equipment mga sir ay itong switch na gagamitin natin pang on-off at wire na pang dugtong ng ating switch at saka electrical tape. So huwag kayong mag-alala mga sir, wala tayong puputuling wire sa ating motor para kung sakaling tatanggalin na naman natin siya, wala tayong wire na dudugtungan. Or dugtungin. So ngayon mga sir, aalamin muna natin kung saan nanggaling ang kuryente sa makina ng ating motor. So mga sir, nanggagaling ito sa ignition coil. So kung walang ignition coil mga sir, hindi aandar ang motor. Pero dun tayo kakabit sa main source ng kuryente ng ignition coil. So ano nga ba ang main source niya? Siyempre mga sir, sa CDI. Kung wala itong CDI na to mga sir, hindi aandar ang ating motor. So dito kukuha ng kuryente ang ating ignition coil para aandar ang ating motor. So dito tayo sa CDI mga sir, magkakabit ng on-off switch na gagamitin natin pang kill switch or anti-carnap device or anti-hiram na rin mga sir. Kasi kapag may nanghihiram, hindi siya makahiram kapag sasabihin natin hindi aandar ang ating motor in. So syempre mga sir, hindi natin ipaalam na may kill switch ang ating motor para hindi talaga mahiram ang ating motor. So ayun mga sir, simulan na natin. Tatanggalin muna natin ang ating CDI. Ito mga sir. May wires yan, 5 wire yan. So isa sa kanila mga sir, nanggaling sa ating ignition coil. So tingnan natin ang ating ignition coil. Wala namang ibang wire dito, kundi nag-iisang wire lang mga sir. Madali lang nating matrace. So itong wire na to mga sir, black yellow, papunta to sa ating CDI. So titingnan natin sa ating CDI mga sir. So itong wire na to, black yellow, ito ang connection papunta sa ating ignition coil. Kaya dito tayo magtatap ng ating on-off switch mga sir. So nasa sa inyo na yan mga sir pag natapos nyo na kung saan nyo ilalagay ang inyong on-off switch para hindi madaling makita. Kasi ako mamaya malalaman nyo mga sir kung saan ko siya ilalagay. So tatanggalin natin ang ating CDI mga sir. So ayan mga sir, natanggal ko na ang ating CDI. 5 pin yan ang ating CDI at mayroong 5 wires ang ating socket ng CDI. So sinabi ko nga kanina mga sir na dito tayo magtatap sa wire na black yellow. Itong wire na to ang nagsusupply ng kuryente papunta ng ignition coil. So ulitin ko mga sir, hindi tayo magpuputol ng wire.
tatanggalin lang natin to sa ilalim. Susundutin lang natin to mga sir, at saka hilahin. Yun mga sir, natanggal ko na ang black yellow na wire mula sa ating CDI socket. So ang gagawin ko mga sir, para hindi tayo mag-cut ng wire, itong pin na to na nakakonekta sa ating black yellow na wire ay dudugtungan ko ng wire. So may butas naman yan, dyan ko ipapasok ang wire at dudugtungan ko para doon ako magkabit ng wire papunta sa on-off switch ko. At dito ko ikakabit ang kabilang wire naman ng on-off switch. At ang gagawin ko mga sir, ang dinugtong ko dito ay dito ko ipapasok sa butas na to. Dito siya papasok. Dito siya papasok sa butas na to mga sir. Dito. At lalabas siya sa kabilang butas. At doon ako magkukonek ng wire para hindi ako magkakat ng wire mga sir. So dudugtungan ko muna itong pin ng CDI mga sir, at saka i-update ko kayo pagkatapos kong dugtungan. So ayun mga sir, dugtungan ko na ito. So ganyan ginawa ko mga sir, pinasok ko sa butas yung wire niya, tapos kinalikot ko, at ganyan mangyayari. So dito ako magtatap mga sir ng wire ng on-off switch, at ang kabilang wire ng on-off switch ay dito ko itatap. Ito yung on-off switch ko mga sir, hindi ko pa nadugtungan, at dugtungan ko muna to sir, mga sir, gamit itong ating wire na nabili. Ito na mga sir, nadugtungan ko na ang ating switch, at saka naisalpak ko na ang ating CDI. Gaya ng sabi ko kanina mga sir, dito ako magtatap sa wire na to na dinugtong ko dun sa aking pin ng CDI. Dyan galing yan mga sir, sa black yellow na wire. Dudugtungin natin mga sir yung isa dito sa ating extension na wire. Dugtong muna natin mga sir. Pasensya na mga sir ha, pakat-cut tayo, wala kasi tayong taga video, sarili-sarili lang mga sir. Dugtong muna natin. Ayun mga sir, nadugtong ko na. Tapos ang kabilang wire ng ating on-off switch ay idudugtong ko dito sa to female terminal na ito. Dito ko siya ilalagay. Idudugtong ko muna mga sir. Ayun na mga sir, nadugtong ko na itong kabila, at saka ang kabila naman nadugtong ko na, at ito ang on-off switch natin. So at syempre mga sir, pagkatapos natin itong gawin magdugtong, huwag natin kalimutang maglagay ng electrical tape. At bago tayo maglagay ng electrical tape mga sir, ititest muna natin kung tama ba yung pagkalagay natin ng ating on-off switch. Ito mga sir, naka-off yan. On natin. Yan, naka-on na yan mga sir. At on natin ang ating motor. On natin motor natin. Start natin. Ayun, motor siya mga sir. Kumandar yung ating motor. Pagkatapos, off natin ang ating ulit mga sir, ulit. Ayun, umandar ang ating motor mga sir. Pagkatapos, off natin ang ating switch mga sir. Ayun, namamatay siya. Pagkatapos, paanda rin natin na naka-off ang ating switch. Naka-off yan mga sir. Naka-off. Paanda rin natin. Yun mga sir, hindi siya umaandar. Ibig sabihin, tama ang pagkalagay natin ng ating switch.
on muna natin. Pagkatapos, panda rin. Ulit. Ayun mga sir, tama ang pagkalagay natin. Meron na tayong kill switch sa halagang 15 pesos lang mga sir. Anti-carnap. So, kahit susian pa natin mga sir, nakita nyo naman kanina na sinusian natin at naka-off ito, hindi siya talaga umaandar. So, ayun. I-electrical na natin ito mga sir. Bago natin makalimutan. So yun mga sir, electrical na natin. At saka ito mga sir ha. Ito mga sir, nagkamali tayo. Kasi ito may takip. Pero hindi natin to siya matatakpan kasama ang wire kasi hindi natin to napasok dito sa ating takip. So ayun lang mga sir, kailangan nating tanggalin muna ulit itong connection dito sa ating on-off switch at saka ipasok dito ang wire. Pagkatapos, ikunik ulit. Gagawin ko muna mga sir ha. Kunting pagkakamali lang lamang at saka, gano'n naman talaga eh. Nagkakamali tayo. Ayun mga sir, naayos ko na. Ito na siya. So, naipasok ko na dito yung wire at nalagyan ko na rin ng electrical tape. So, wag na wag natin kalimutang maglagay ng electrical tape pagkatapos nating magdugtong ng wires mga sir. So, ito, pwede natin din siyang takpan. Ayan, natakpan na natin. Ayan. Ganyan lang kasimple mga sir. At ito, babalutin na natin ng electrical tape. Babalutin muna natin mga sir. Yun mga sir, ipapakita ko sa inyo kung saan ko siya ilalagay. So, dito sa U-box ko mga sir, nagbutas ako. Ayan. Diyan ko itatago. So, kapag nilagay ko diyan mga sir, matatago naman siya kasi kahit na nawala yung susi ko, ay mabuksan nila yung U-box ko, hindi naman nila mapapaandar kasi lalagyan ko yan ng tela. Matatakpan ang kill switch ko mga sir. So, ang problema mga sir, ito na naman ha. Nakalimutan ko ulit mga sir na ipasok siya muna yung kill switch ko. Kasi hindi siya mapapasok dyan. Dito ko yan i-pagagapangin mga sir. Balik muna natin ang ating CDI. Yan, naisalpak na natin ang ating CDI. At dito mga sir, nasaan yun? Ito. Dito ko siya ilalagay. Dyan, ganyan. Pero ang problema mga sir, hindi ko siya mailagay kasi hindi siya magkasya. Kailangan pa siyang tanggalin ulit. Ito na naman. Tanggalin muna natin ulit mga sir. Grabe, nahihirapan ako mga sir ha. Tanggal tayo ng tanggal. So, tanggalin muna natin mga sir. So, ayun mga sir. Itong gagawin ko. Ito, ipapasok ko dito sa butas na ginawa ko. Pasok muna natin. Saglit. Ayan mga sir, naipaso ko na. At pagkatapos, idugtong naman natin ulit. Ulit. Ulit-ulit tayo eh, mga sir. Ito, naubos yung electrical natin dito eh. Ayan mga sir, idugtong muna natin. Yun mga sir, naidugtong ko na. At nalagyan ko na rin ng electrical tape. So ngayon mga sir, babalutin natin ng electrical tape ang ating wire. Test muna natin. Final test. Ito mga sir. Final testing. So yan mga sir. Naka-on yan. Tapos, on natin ang ating ignition. Yan, naka-on.
At start natin. Ayan mga sir, kung nakikita nyo, gumagana siya. Off muna natin sa ating switch. Ayan mga sir, naka-off siya. At namatay ang ating motor. Tapos, start natin ulit. So, hindi siya mag-start mga sir, kasi naka-off. On natin. Tapos, start natin. Ayan mga sir. Ganun na masimple mga sir. Meron na tayong anti-tiff, anti-hiram sa ating motor sa halagang 15 pesos. So, hindi na natin gumastos ng malaki para magkaroon ng anti-carnap device mga sir. Ang kailangan lang natin ay on-off switch at magkaroon na tayo ng anti-carnap device. So, tatapusin muna natin mga sir. Babalutin muna natin ito ng electrical tape. Yun mga sir, tapos na ang ating anti-carnap or kill switch ng ating motor. So, kung nasusubaybayan niyo ako mga sir, napakasimple lang. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng anti-carnap device. So, ganun lang kasimple mga sir. Kailangan niyo lang bumili ng switch na gagamitin at i-install gaya ng ginawa ko. So, kung nagustuhan niyo ang video na to mga sir, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video na i-upload tungkol sa Eurosport R125 natin mga sir. So maraming salamat sa panonood at umasa ako na makakasama ko pa kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat mga sir.